Hello, what's up mga kamani magnet? Ikaw ba ay mahilig tumaya sa loto at gusto mong malaman ang malupitang sikreto para manalo ka sa loto? Alam mo ba ang maraming prosesong dapat tayong gawin at ituturo ko sa inyo ang mga proseso para naman sa ganun uuwi kang nanalo at hindi ka uuwing luhaan? Kung paano ituturo ko sa iyo, kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang bidyong ito. At huwag kang maglilipat ng channel, stay tuned mga kamani magnet! Mga kamani magnet, marami tayong mga dapat gawin at dapat alalahanin kung ikaw ay mahilig tumaya sa loto. Hindi lang basta-basta makapagsulat ka ng numerong tatayaan mo. Hindi rin basta-basta na tumaya sa loto. Kinakailangan mo rin ng proseso ng pag-aaral at pagsisiyasat para naman sa ganun ang mga numerong masusulat mo ay talagang mananalo. Marami kasi sa atin na basta na lang tumataya dahil meron silang inaalaga ang numero. Pero ang mga bagay na to, pwede nyo namang gawin. Kaya lang, napakaliit ng tsansa nyo na manalo sa loto. May sistema at paraan tayong dapat ginagawa para nang sa ganun mauwi natin ang panalo. At kung ikaw na nakikinig nito ay gusto mo ring mauwi ang iyong pagkapanalo, syempre sundan lang natin ang mga proseso nang sa ganun ikaw ay manalo. Maraming teknik at malupit ang sikreto at yan ay iisa-isahin ko sa inyo. Kaya't simulan na natin ang mga sikreto para manalo ka sa loto. Unang dapat mong gawin kung ikaw ay mahilig talagang tumaya ng loto ay maging masinup ka sa paglilista ng mga numerong malimit na lumalabas sa pola ng PCS o Grand Lotto 655. May mga numerong palaging lumalabas o tinatawag na most frequently occurring numbers. Maglista ka ng 10 nito at gawin itong basehan sa tatayaan mo. Ang halimbawa ng numero na madalas lumabas ay 13. Pangalawang dapat mong gawin ay maging masinop naman sa paglilista ng mga numero na hindi halos lumalabas sa PCSO Grand Lotto 655. Ito naman ay tinatawag na least frequently occurring numbers o yung mga hindi madalas lumalabas. Maglista ka rin ng 10 nito at gawin mo itong basihan nang hindi mo tatayaan. Ang halimbawa ng numero nito na madalas na hindi lumalabas ay number 1. Pangatlong dapat mong gawin ay hatiin ang lahat ng numero sa 6 na parte. Ang 55 kung hahatiin mo to ng 6 ay magkakaroon ng halos na 9 na numero bawat parte. Halimbawa, ang unang part ay 1 to 19, pangalawang part ay 10 to 18, pangatlong parte ay 19 to 27, at hanggang umabot sa pang-anim na parte na 45 to 55. Pag-aralan mo ngayon ang mga numerong lumalabas dati kung anong parte sila napabilang at anong parte marami na lumabas at doon ka pumili ng numerong tatayaan mo. Halimbawa, maraming lumabas sa part ng 10 to 18. So dahil dito maraming lumalabas na lumalabas sa loto at nananalong numero, dito ka ngayon pipili ng numerong tatayaan mo. Para nang sa ganon, makasigurado ka na ang numerong mapipili mo ay madalas lumalabas. Kung kaya't kapag nakapili ka doon, tiyak na lalabas din ang numero na yan. Diba nga madalas lumabas? So dyan ka ngayon pipili ng numerong tatayaan mo. Pang-apat na dapat mong gawin para manalo ka sa loto ay huwag kang tumaya sa 6 na numerong sunod-sunod. Kasi kapag 6 na numero na sunod-sunod ang tinayaan mo, napaka-imposible mo nang mananalo sa loto. Natitiyak ko sa iyong mapupuntahan mo ay pagkatalo. Pati ba naman sa pagpili ng numero ay kinatamaran mo at sunod-sunod na numero ang tinayaan mo? Ay nako, napaka-imposibleng lumabas yan sa loto. Halimbawa na lamang ang tinayaan mo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa palagay mo ba,
Lalabas yan at mananalo ka. Aba-aba naman, sigurado akong talunan ka kapag ganyan ang ginawa mo. Kasi hindi ka talaga mananalo pag ganyan ang teknik mo. Ang loto ay laro ng mga numero na random o wala sa ayos o pagkakasunod-sunod. Random nga kaya't huwag mong tatayaan ang magkakasunod at mas malaki ang tsansa mong manalo kung hindi mo gagawin yan. Kaya't huwag na huwag mong gagawin yan kung ayaw mong palagi kang mauwing talunan. Kahit pasabihin mong inaalagaan mo yung mga numero na yan, kung sunod-sunod naman yung mga numero na yan, ay mabuti pang huwag ka na lang tumaya kasi hindi lalabas yan. Random po tayo sa loto. Kaya't pag sunod-sunod ang ginawa mong pagtaya, siguradong sunod-sunod din ang iyong pagkatalo. Kaya't huwag na huwag mo yang gagawin. Number 5. Kung may napili kang numero at sobra ito sa 6 o sa isang set, o may inaalaga ang kang numero pero marami sila, halimbawa 7 o kaya 8, syempre alam naman natin na 6 lang ang numero sa loto, huwag kang manghinayang natayaan ito. Lahat gamit ng system na 7 o system 8. Kasi nga, di ba, sobra yung ninaalagaan mong numero. So, dun ka tataya sa system 7 o kaya sa system 8 para makuha lahat ng kombinasyon. Pero ang bayad nito ay mas mahal, pero mas malaki ang tsansa mo na manalo ng jackpot kapag mas maraming numero ang tinayaan mo. Kung system 7 ang tatayaan mo, may 7 posibilidad na kombinasyon. 140 ang bayad dito. Kung system 8 naman, may 28 na posibleng kombinasyon. Mas mahal nga lang, 560 ang bayad nito. Kapag system 9 naman, may 84 na posibleng kombinasyon. Pero ang bayad naman ay 1,680. Pero ang laki ng tsansa na kapag system 7, 8, or 9 ang tinayaan mo, malaki ang posibilidad na pwede kang makapanalo ng jackpot. Kung sobra naman sa 9 ang numero mong napili, pwede kang tumaya ng system 10, 11, o kaya 12. Medyo may kamahalan nga lang ang bayad dito, pero pwede kang maghanap ng gustong sumama sa taya mo. Ang katrabaho mo, kaibigan mo, o kaya naman kamag-anak mo. Ang system 10 ay may numerong 10 na may 210 na kombinasyon at ang halaga nito ay 4,200. Pwede nyong hatiin sa 4, 1,050 bawat isa. Ipahawak nyo ang ticket sa isang tao kung sakaling manalo ng jackpot ay hati-hati kayo. Sa system 10, kapag may 3 lumabas sa 10 numero nyo, ay mananalo kayo ng 35 na balik. Kaya times 150 each equals 5,250. Diba panalo pa rin? Tandaan mo, lahat ng tumataya ay may tsansang manalo sa jackpot prize sa PCS o Grand Lotto. Pero pwede mong palakihin ang tsansang ito para pumanig sa mga napili mong numero. Minsan ka lang manalo ng jackpot prize, kaya't galingan mo at huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Lagyan mo ng diskarte at teknik ang pagtaya mo sa loto. Huwag yung basta-basta ka lang tataya dahil walang mangyayari sa'yo pag ganyan ang ginawa nyo. Dapat yan pinag-aaralan, ginagawa ng teknik at diskarte. Dahil ang lahat ng nanalo sa loto ay matindi ang teknik na ginawa nila. Matindi rin ang pag-aaral at diskarte, kaya't nanalo sila. Kung gusto mong manalo, ganun din ang gawin mo. Walang imposible, maiuwi mo ang jackpot prize. At syempre, huwag mong kalimutan sambitin ang ritual na ito para ikaw ay manalo. Rita, Onalum, Tersurit, Ombas, Serpitas, Quitatar, Samarat. Sambitin mo yan at isaisip na ikaw ay mananalo para ikaw nga ay manalo. At isa pang dalangin na dapat mong sambitin para manalo ka sa loto ay Lady of Fortune, Out of His Secret World, Illuminated with Your Light, My Way. Sambitin mo ang ritual at panalangin na yan bago ka tumaya ng loto para nang sa ganon makuha mo ang jackpot prize at ikaw ang magsilbing winner sa pagkapanalo sa loto.
At yan nga mga kamani-manet ang mga teknik at sekreto para ikaw ay manalo sa loto. Tandaan mo, ang pagtaya sa loto ay hindi basta-basta. Yan ay dapat na ginagawa ng teknik at pag-aaral para mauwi mo ang jackpot prize. Maraming salamat mga kamani-magnet. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!